sa ating lahat mga Labarkads. Once again, Cardo Mirkanako is here. Ngayon mga Labarkads ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng barbula sa 6-cylinder. Itong 6-cylinder na makina Labarkads ay wala tong running mate. Meron siyang firing order pero wala siyang running mate. Ang titingnan lang natin Labarkads itong barbula kung saan siya naka-stroke. Ang una nating gagawin Labarkads ay ang i-adjust natin una itong cylinder number 1. Ngayon, paano natin malalaman kung naka-top dead center na yung piston cylinder number 1? Ngayon, titingnan lang natin itong intake sa number 3 kasi ang firing order ng 3 cylinder ay 1-3-2. Titingnan natin yung last na baba ng intake tapos last na baba ng exhaust sa number 2. Ngayon na Labarkads ay sisimulan na natin kung naka top dead center na ba siya ang cylinder number 1. Ikuti lang natin yung crankshaft pulley para malalaman natin kung bumaba na ba yung cylinder number 3 na intake na barbula. Tingnan natin maigi kung bumababa na yung intake ng number 3. Tingnan natin Labarkads ay unti-unti na siyang bumaba. Tingnan natin ang maigi pagbaba niya. Yan Labarkads, yun na yung cylinder number 1. Tingnan natin ng maigi ay bumaba na siya. Ngayon Labarkads, isang ikot pa para malaman natin talaga kung nakababa na ba siya. O. Yan na yung baba niya. At titingnan natin dito Labarkads ay naka-00 siya. Ito na yung oras na mag-adjust na tayo ng barbula sa cylinder number 1 kasi nakababa na yung intake ng number 3 at saka exhaust ng number 2. Saglit lang mga Labarkads kasi hindi masyadong maganda yung pagka nakababa na yung dalawang intake ng number 3 at saka exhaust ng number 2. Kung titingnan yung Labarkads ay malaki yung clearance niya. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-adjust. Napakatigas. Yan, umikot na siya. Depende sa inyo mga Labarkads kung saan kayo masaya. Number 10mm ba or 5mm yung i-adjust nyo sa barbula. Ikutin nyo lang pa clockwise yung
screw bolt para kuha nyo yung tamang clearance. Pag medyo may kapit na sa labagkads ay pwede ninyo nang higpitan yung barbula. Dapat hindi gumalaw yung screw para ganun pa rin yung clearance niya, hindi siya nagbabago. Ngayon mga kads ay hindi maganda yung kapit niya. Malaki pa rin yung clearance. Gawin natin number 5. Putin nyo lang ng clockwise at makikita nyo yung pillar gates. Ay, okay na. Ngayon, yung exhaust naman ng number 1 yung i-adjust natin. Siguro hindi ito na-adjust dati kasi sobrang sakit niya. Lalay. Dapat pumasok tong pillar gate sa mismong tapit niya o sa barbula para makuha niyo yung tamang adjustment. mm lang yung clearance mga rubber guards. Ayun ay okay na. Ngayon ang number 3 naman yung i-adjust natin. Titingnan natin yung number 2 ng intake tapos number 1 na exhaust pababa siya.
nakababa na yung exhaust ng number 2, ay intake ng number 2 tapos exhaust ng number 1. Ano yung oras na nag-adjust sa'yo ng barbula sa number 3. Dapat hindi gagawa yung screw para hindi magbago yung clearance. House number 3 naman. Kutin lang natin pa clockwise. Tapos sukat na sukat ng pillar gauge. Sipit sa number 12. Ngayon, number 2 naman yung i-adjust natin. Tingnan natin yung intake number 1 tapos exhaust number 3. Ito na yung huling adjust.
So tayo mag-adjust ng mga barbulan ng pagkats at pwede nyo ikutin kung maganda ba yung wala bang tumutukod sa kanyang barbula. Pwede na natin ibalik sa cylinder number 1. Tapos na tayong mag-adjust mga tabarkat. Yun lang, i-adjust mo ng 5mm, tapos sundan nyo lang yung firing order at saka ma-adjust na nyo yung barbula. Hanggang sa muli tabarkat, at kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ko na, like and share, at don't be a parts changer.